Isang magandang-magandang gabi po sa inyong lahat sa buong kapuluan. Ako po ay naririto sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Quinto, Bulacan. Ang akin pong pahahayag ay tungkol po dito sa Labatiba. Hindi ko po kaya kalimutan ito. Kaya nga po itinuturo ko sa mga pasyente na pupunta dito. Kasi po hanggang kaapu-apuhan nila sa kanilang magulang, manugang, sa kanilang mga anak, ito po ay itinuturo kong pangkasalukuyan. Kasi po, ako po ay may wakas po ang buhay ko. Ang gusto ko po ba, ang lahat ng natutuhan ko sa bigay kaloob ng Panginoon ay matutuhan ng mga tao para po meron silang nadadaingan. Kaya po ako'y nananawagan sa mga new generation. Ito ang mahiwagang Labatiba. Ito, kapag hindi kayo madumi, gagamitin nyo ito. Lalagyan nyo itong water bottle ng tubig ito, maligamgam. Tapos isusulit nyo ito dito, hihiga, puro patihaya. Kaya kung sakali man, hindi kayo maihi, may leukemia kayo, may pulmonary kayo, inaatake kayo, narinitong lahat ang tunay na bisa na gagawin ninyo, lalo-lalo na sa paniniwala. Ngayon, heto naman ang aking mahiwagang langis. Itong langis na ito, pinaiinom ko lalo yung mga may diabetes. Alam nyo ba, 3, 10, 10, 10. Hindi kayo titigok. Itanong niyo sa akin kung bakit. Yan diabetes na yan, naiipon lamang bakterya yan. Kaya maraming tao ngayon na hindi matuklas ang karamdaman. Pero sa totoo lang, maraming nakakamatay tungkol sa diabetes. Pero pag ito po, sinunod niyo ang langis na ito, maglangis na po kayo, ha? Hindi ko po inaano sa inyo langis ko. Maglangis kayo. Lalo po yung pupunta dito, hindi ko po hangad na magastusan. Magdala po kayo ng langis, lalo po yung mga tumataas ang creatinine. Kapag po tumataas ang creatinine ng isang tao, dalawa po nito ang nauubos. Kasi po, hinahalo ko po sa puwet, sa Labatiba at sa lahat ng bagay. Lalo sa hindi madumi, hindi maihi. Kasi po, ang pamamaraan po sa katawan ng tao, wari mo po, ito po ang right side, ito po ang colon. Ngayon, kapag po itong colon nito ay tumigas na parang naging cake yan, i-epekto po sa ilanom ng egg ng lalaki. Ngayon, ito po, pag hindi po natanggal to, ikakateter po ito. Napakasakit po nito. Kaya nga po, itinuturo ko ang tunay na paliwanag. Gamitan nyo po ng Labatiba. Magdasal po kayo. Sabihin nyo, Diyos ko po, tulungan kayo. Tandaan nyo, tutulungan kayo. Ano pa at kay ganda ng aking maririing paliwanag, lalo sa mga pulmonary. Kinakailangan matuto kayong mag-cobalt. Kung ipanapalo up nyo ang Facebook ko, doon nyo makikita. Hindi kayo maooperahan sa mayoma. Kasi po, pagka inaoperahan sa mayoma, ganyan po yan as opposite. Kapag po ito, yung uterus na ito, pekto po dito yan. Pekto po dito yan. Hindi po ba kayo natutuwa na isang mother pa rin ng Bulacan, hindi po nagsasawa ng pagbibigay kaalaman sa mga tao. Hindi ko po hangad na sumikat. Ang hangad ko lang po, masabi ko po sa inyo ang aking nalalaman. Kasi bago ko po nakuha ito, napakarami ko pong hirap na pinagdaanan. Pinagtiisan ko po ang lahat ng bagay para po maakyat ko ito. Na ngayon naman po, heto naman po ako at kawa ng Diyos. Hindi po pala nabubuhay ang tao sa pinansyal. Kinakailangan po maganda ang pamamaraan, paglalakad, lalo po yung mga mag-asawa. Huwag po kinakailangan na masyadong mabagsik sa tawag ng pinansyal. Kinakailangan po aarukin nyo ang inyong asawa. Kinakailangan respeto, pagmamahal, pag-aalaga at lahat ng bagay. At saka po, hindi po yun ang bubulyaw, hindi po yun ang seselos. Diba po? Di po ba napakaganda ng aking paliwanag sa inyo? Hindi ko naman po sinabing kayo mag-away. Kinakailangan po igalang. Ang number one po dyan, respeto. Kasi po, pag hindi nag-aaway ang mag-asawa, napakaganda po ng talag ng biyaya ng Diyos. Kahit konti lang po nagkakasya. Ang masakit po sa samahang mag-asawa, yung po bang may nakatarak dito, nasa lubsog, is feeling masakit. Hindi lang po nagkikibo, lalaki o babae. Kaya sana sa pamagitan ng mother pa rin, August 29, napakaganda po ng aking mga banggit sa inyo. Sa madalit salita po, tinalakay ko po ang lahat ng bagay, lalo po sa inyong mga karamdaman, hindi po masama ang magpa-double check up kayo sa doktor. Kaya lang po, sana naman huwag niyong kalilimutan itong aking paalala nito. Kasi po, 36 years old na po ako nang gagamot. Ito lang, ialang lang. Ito po ang ginagamit ko at saka po Labatiba at yung maraming pamamaraan. Hindi lang po bata ang nagagamot ko. Matanda man, meron po sa dumi, sa ba, ano, may kanya-kanya po iyang gamit.
damit. Kaya po, pag nakita niyo po ang Facebook Mother Paring, kilala po ako sa Mother Paring. Hindi po ako kilala sa Amparo B. Santos. Kaya po, pinahayag ko sa buong kapuluan, pag ako hahanapin niyo, Mother Paring. Ha? Ngayon lang po sumingaw ito dahil nagdalawa nga po ako. Sa madalit salita po ay napakaganda po ng aking maririing paliwanag. Kinakailangan po na sinupin nyo ang lahat ng bagay, lalo po yung mga may edad ng katulad ko. Alam nyo po ba, huwag nyong kalilimutan, ayusin nyo po ang inyong mga kabuhayan. Kasi po bukas makalawa, pag po tayo eh, natigok na, nag-aaway-away po yan. Kaya po, ako po si Mother pa rin, nagbibigay sa inyo ng sign na ayusin nyo po. Kung hindi nyo naman po ma-personal, sumulat po kayo ng sulat kamay. Pagkatapos po, kung halimbawa mo, may gusto kayo ibigay sa anak na kagay po doon. At pinakamaganda po yan, merong dokumento kung mahalagang bagay sa abogado para po walang habulan. Sa madalit salita po, ipinahayag ko na po sa inyo. Kasi po mga kababayan, ako po si Mother pa rin. Hindi ko po kayang ipaliwanag ang aking kasiyahan, ang aking kalungkutan sa nagaganap sa atin sa bansa at ganun din po sa edad ko. Kasi po, 80 years old na ako. Sa totoo po, gapuri po. Kaya pulutin yung lahat yung aking mga sinasabi. Mahalagahin niyo yan. Sinikap ko po na mag-Facebook para po maraming makinabang. Sa totoo po, ang pag-akyat po dito sa St. Joseph Chapel. Talagang ito po ay gusto ng Panginoon. Kaya kung ako man po ay nagbabanggit sa inyo, sana huwag din akong hatulan. Kasi magkakamali kayo ng hatol sa akin. Ang lahat po ay makabuluhan. Pero sa araw at oras po na ito na August 29, may hiling po ako sa Panginoon. Ito po, tingnan niyo po. Mahal na Panginoon, kami po lahat ay naririto, nasa daigdig. Sana po, itong pangyayaring kalungkutan na ito, basbasan mo na po kami lahat. Nakahampal po ang nangyayari. Ang hanap buhay po, paputol-putol. Lalo-lalo na po nag-aaral ng mga bata, masyado na pong nalublob siya. Sa cellphone, marami na pong malabo ang mata. Kaya nga po, hanggat maaabot ko, sinasabi ko po sa kanila ang paliwanag. Makinig po ang makikinig. Kaya Panginoon, alam ko na kayo po'y naririyan. Babasbasan mo po kami lahat. Ididiretso mo po kami ng landas. Lalo na po ang may mga karamdaman na humihingi sa inyo ng awa at tulong. Lalo-lalo naman po yun ang pupunta dito na binibigay niyo po sa mga kamay ko. Alam ko po na kami tutulungan mo, babasbasan mo. Kaya po sinanakarating dito. Kaya hindi pa man po ang nagaganap ang lahat. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyong ipinagkakaloob sa aming biyaya na bilang pasasalamat namin, kaming mga senior citizen, wala po kaming hangad, kundi tagumpay sa mga anak. Kaya nananawagan ako sa buong kapuluan. Sana, kung may magagawa kayo sa magulang nyo, huwag na kayo nasagot ng sagot. Kasi, ang lahat may pagkupas, may paglipas. Kaya lang mahalaga isang bagay, kapag ito, wala na at hindi nakikita. Puro panghinayang. Kaya ngayon, Mother pa rin, nagbigay sa inyo ng mensahe. Sana maging karapat dapat kayo sa hiram na buhay at sa lahat ng bagay. Na narito po ako. Narito po si Kuya na nagpagamot po sa akin. Kuya tayo. Taga saan ka po, Kuya? Sa Taguig po. Okay. Ba't ka po nakarating dito kay Mother Paring? Dahil nagpagamot ako po kay Paring at napakasarap po. Mother Paring. Masarap po at makakapuan ako po, makakapag-inaw na po ako. Okay. Salamat po. O kuya, di ka nga. At saka po eh, kukunti. Okay. Salamat po. Salamat din po kuya. Magsalita ka nga dito. Bakit kayo nakarating dito kay Mother pa rin kuya? Si tatay po kasi may nilang karamdaman na laging namamaga ang tiyan, na walang laging ganang kumain, tapos hindi rin mapadumi. So, nagpunta na ho kami ng doktor, ang sabi ho, i-colonoscopy. Kaya lang, ang nangyari naman po,
yung mga vital signs niya biglang nagtaas, naging abnormal. So, pinauwi kami ng ospital, sabi magpagaling muna sa bahay. So, naisipan namin na dalhin dito kay Mother pa rin at hindi naman kami nabigo, nabigyan ng lunas ang tatay ko. Sana po magtuloy-tuloy na po. Pakaramdam na sana makarecover na ulit, bumalik na sa normal. Maraming salamat po, Mother Tori. Thank you. O oh, ate, tumayo ka. Mag-wish ka. Ano masasabi mo kay Kuya? Greet. Ay, maraming salamat po at kami po ay nagkaroon si Mother pa rin na magamot ang aking asawa. Marami na akong paulit-ulit na nagpa-doktor pero wala din yung nangyari. Ngayon, sa pakiusap ng aking asawa, punta tayo kay Mother pa rin para tayo, para ako na may magpagamot doon. Kaya nung ano po, sinamahan namin. Hindi naman po kami nabigo at talagang tinanggap kami na maluwag ni Mother pa rin. Salamat po. Labatiba lang yan. Extra liya. Hindi ka may wish ka, hindi ka. Ano wish mo, dali-dali? Ano wish mo? Hindi ka, yung negosyo natin. O, ito ka. O, ano wish mo, Marcos sa tao? Ano wish mo, anak? Ako po, wish ko po, sana po magtuloy-tuloy na po yung paggaling ni tatay. Maraming salamat po. Sana po, marami pang makarating dito para makapagpagamot kay Mother pa rin. Maraming salamat po. Sana po magtuloy-tuloy na po yung paggaling ni tatay. Thank you po. Okay. Salamat po. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, ate, ipinagkatiwala ko na sa iyo, labatiba. Alam niyo po, tinuturuan ko po mga tao maglabatiba. Kaya po, pag po nang gagaling dito, pwede na po silang maglabatiba. Kaya po, sinesenyes ko, tinuturo ko. Kaya kayo po nangaririyan. Kung gusto niyo po, bumili kayo sa Mercury. Kung gusto niyo naman po, meron dito. Tuturuan ko po kayo, ha? O, sige po, maraming salamat po sa inyo. Ate, ano po kayo, ha? Hindi ko yung malilimutan, ha? Okay, maraming salamat. Bye-bye po.